Hello mga kaguro, kamusta kayo? Tapos nyo na ba ang RPMS portfolio ninyo? Kung hindi pa, panoorin ninyo ang video na ito upang malaman ninyo ang mga means of verifications na ilalagay sa ating bagong RPMS portfolio. By the way mga kaguro, ang ating RPMS objectives ngayon ay merong 19 or 19 objectives. Okay? So now, hindi ko na rin ginawa na PowerPoint presentation dahil gusto ko na makita ninyo yung aktwal na itsura ng ating portfolio. So yung nasa harapan ninyo ngayon ay yung aking cover page or ang aking template na ginamit sa aking cover page. Ito ay sample lamang. Maari kayong gumamit ng ibang mga template depende sa kung ano ang gagamitin ng inyong eskwelahan. So dito sa aking front cover makikita yung pamagat, which is Results Based Performance Management System for the School Year 2021-2022 RPMS Portfolio. Nandyan ang aking larawan bilang ratee, ang larawan or magiging larawan ng aking master teacher bilang aking rater, at syempre, nilagay ko rin dyan yung larawan ng aking school head or ng aking principal. Kung mapapansin ninyo, kinover ko yung kanyang mukha dahil syempre, pinangangalagaan natin yung kanilang privacy dahil meron nga tayong Data Privacy Act. Okay? So, simulan na natin. Magsimula tayo sa key result area number 1 or yung tinatawag nating CRA 1. Ang nakalagay dito ay applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Meron itong apat na objectives. Ang unang objective natin ay applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Ang means of verification nito ay Classroom Observation Tool or COT Rating Sheet and Inter-Observer Agreement Form. From, halimbawa, number 1, an observation of synchronous teaching, that is limited face-to-face teaching, online teaching, or two-way radio instruction. Number 2, if option 1 is not possible, an observation of a recorded video lesson or audio lesson that is SLM-based or MELC-aligned. Now, sa number 3, if options 1 and 2 are not possible, an observation of a demonstration teaching via LAC. So, pwede na yon. Okay? Sa number 2 naman, use research-based knowledge and principles of teaching and learning to enhance professional practice. Ang means of verification nito ay only one lesson plan with annotations, identifying the research-based knowledge and or principles of teaching and learning used as basis for planning and designing the lesson. Okay, number 3 objective, displayed proficient use of mother tongue, Filipino and English to facilitate teaching learning. Ang means of verification nito ay Classroom Observation Tool or the COT Rating Sheet or Inter-Observer Agreement Form. Kaparehas lang din ng means of verification ng Objective 1 natin. Objective number 4, used effective verbal and non-verbal classroom communication strategies to support learner understanding, participation, engagement, and achievement. Ang means of verification naman nito ay Classroom Observation Tool din. Okay? Now, simulan na natin sa objective number 1 which is applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Tulad ng sinabi ko kanina, ang means of verification nito ay yung ating COT rating sheet. So, ang ginawa ko dito, in-screenshot ko lang yung rating sheet mismo or yung binigay sa akin ng aking rater. At hinighlight ko lang yung indicator number 1 tulad ng nakikita ninyo ngayon. At syempre, yung aking annotation dyan ay I have attached the copy of my rating sheet given by my principal. This shows that my rater rated me 7 points under indicator number 1. Apply knowledge and pedagogy within and across curriculum teaching areas. This is equivalent to 5 points or outstanding in the IPCRF rating. Okay, para naman sa objective number 2, used research-based knowledge and principles of teaching and learning to enhance professional practice. Ako, naniniwala ako na yung ating mga SLMs or ating mga lessons ay guided
okay, or dumaan sa research. Ha? And of course, nag-employ din ito ng principles of teaching and learning to enhance professional practice. So, ang means of verification nito ay only one lesson plan with annotations. Now, kung mapapansin ninyo mga kaguro, hindi ko na inilagay mismo yung lesson plan. Bali, ang ginawa ko na lang dito, nag-provide na lang ako ng kopya ng aking PowerPoint presentation. At nilagay ko na lang dito sa annotation kung saan or anong reference ang ginamit ko doon sa lesson plan. Ang nilagay ko dito, I have attached this self-made presentation from the available lesson plan in the e-library of DepEd Manila under the authorship of Teacher Marites B. Leonardo along with her development and editorial team. Ngayon mga kaguro, kung meron naman kayong mga available na lesson plan, ay walang problema. I-attach nyo na lamang sila rito. Okay? Now, from the review and priming part, dito na papasok yung tinatawag nating principles of teaching. Okay? I was able to engage my pupils into using their prior knowledge sa pamamagitan ito ng review. Now, they were able to explain, analyze, and perform the activities collaboratively, especially in their groupings. I can say that I was successful in teaching them with the topic, employing the principles of teaching and learning and all the components of instruction in the lesson plan to improve learning of my pupils. Okay, mga kaguro, now dumako naman tayo sa objective number 3. Displayed proficient use of mother tongue, Filipino and English to facilitate teaching learning. Tulad ng naunang or dun sa objective 1, ang means of verification nito ay Classroom Observation Tool Rating Sheet or Inter-Observer Agreement Form. Okay? So, again, ang ginawa ko ulit dito, inattach ko yung aking COT rating sheet highlighting indicator number 2. Ang annotation ko dito ay, I have attached the copy of my rating sheet given by my principal. This shows that my rater rated me 8 points under indicator number 2. Displayed proficient use of mother tongue, Filipino and English to facilitate teaching learning. This is equivalent to 5 points or outstanding in the IPCRF rating. Okay? Ngayon mga kaguro, para sa huling objective ng CRA 1 natin, which is used effective verbal and non-verbal classroom communication strategies to support learner understanding, participation, engagement, and achievement. Ganun din ang kanyang means of verification. Ha? Ang Classroom Observation Tool Rating Sheet or Inter-Observer Agreement Form. So dito, inattach ko yung aking COT rating sheet highlighting indicator number 3. Ang annotation ko dito ay, I have attached the copy of my rating sheet given by my principal. This shows that my rater rated me 8 points under indicator number 3. Used effective verbal and non-verbal classroom communication strategies to support learner understanding, participation, engagement, and achievement. This is equivalent to 5 points or outstanding in the IPCRF rating. So dito na nagtatapos ang ating key result area number 1 na may apat na objectives. Objectives 1, 2, 3, and 4. Ngayon mga kaguro, magsimula naman tayo sa key result area number 2 or yung tinatawag natin na CRA 2. At ang scope nito ay learning environment. Dito sa CRA 2 mga kaguro, meron ulit siyang apat na objectives. So, simulan na natin sa objective number 5. Established safe and secure learning environments to enhance learning through the consistent implementation of policies, guidelines, and procedures. Ang means of verification nito ay Classroom Observation Tool Rating Sheet or Inter-Observer Agreement Form from number 1, an observation of synchronous teaching. Ito yung tinatawag nating limited face-to-face teaching, online teaching, or two-way radio instruction. Number 2, if option 1 is not possible, an observation of the recorded video lesson or audio lesson that is recorded or that is
SLM based or milk aligned. And number 3, if options 1 and 2 are not possible, an observation of a demonstration teaching via LAC. So, maski isa lang dito mga kaguro. Okay? Now, para naman sa objective number 6, maintained learning environments that promote fairness, respect, and care to encourage learning. Okay? Now, ang means of verification nito ay kamukha ng means of verification ng objective number 5. Okay, mga kaguro? Ngayon, dumako na tayo sa objective number 7. Ito yung maintained learning environments that nurture and inspire learners to participate, cooperate, and collaborate in continued learning. Kakaiba ang means of verification ng mga ito, mga kaguro. Mamimili lang tayo kung alin ang merong tayo or anong available sa atin. Meron siyang set A at set B. Sa set A, mga kaguro, any supplementary material, it could be print or digital format, made by the ratee. Sining ratee tayo yon, and used in the lesson delivery that highlights maintaining learning environments that nurture and inspire learners to participate, cooperate, and elaborate in continued learning. Ano-ano yung mga pwede nating ilagay na attachments dito? Una, kung meron tayong ginawa activity sheets. Pangalawa, one lesson plan from a self-learning module or SLM. Ano pa? Lesson plan din. Pwede yung DLP, DLL, WHLP, WLP, WLL, lesson exemplars, at marami pang iba. Pwede rin tayong mag-attach ng screenshots ng mga video lesson natin, ng mga audio lesson natin, or other learning materials in print or digital format. Specify lang natin and provide annotations with the client or the learner's feedback on how the material encouraged the learners to participate, cooperate, and collaborate. Okay? Now, kapag wala tayong mailagay na set A, mga kaguro, dito tayo sa set B. Okay? Ang ilalagay natin ay, again, yung classroom observation tool natin or COT rating sheet or inter-observer agreement form. Okay? Ngayon, dito naman sa objective number 8. Applied a range of successful strategies that maintain learning environments that motivate learners to work productively by assuming responsibility for their own learning. Ang mga means of verification nito, mga kaguro, ay kapareho din ng means of verification natin dito sa objective number 7. Maaari na kung ano ang inilagay natin sa set A ay ganun din ang ilalagay natin sa set B. Pero tignan pa rin natin yung mga hinihingi ng bawat objective. Okay, so magsimula na tayo sa mga attachments niya. CRATU, objective number 5. Establish safe and secure learning environments to enhance learning through the consistent implementation of policies, guidelines, and procedures. Again, mga kaguro, ang ginamit ko dito ay ang aking classroom observation tool rating sheet. Okay? Highlighting indicator number 4. Ito yun, mga kaguro. Ayan. Okay? Now, ang annotation ko dito ay, I have attached the copy of my rating sheet given by my principal. This shows that my rater rated me 8 points under indicator number 4. Established safe and secure learning environments to enhance learning through the consistent implementation of the policies, guidelines, and procedures. This is, again, equivalent to 5 points, which is outstanding in the IPCRF. Okay? Now, dito naman sa objective number 6, maintained learning environments that promote fairness, respect, and care to encourage learning. Again, mga kaguro, ang inattach ko ulit dito ay ang aking COT rating sheet, highlighting naman the objective number 5. Okay, ang aking annotation dito ay, I have attached the copy of my rating sheet given by my principal. This shows that my rater rated me 8 points under indicator number 5, which is maintained learning environments that promote fairness, respect, and care to encourage learning. Again, this is equivalent to 5 points or outstanding in the IPCRF rating. Okay? Dito naman sa objective number 7,
maintained learning environments that nurture and inspire learners to participate, cooperate, and collaborate in continued learning. Ang ginamit kong set dito, mga kaguro, ay yung set A natin. Ano yung nakalagay sa set A? Ito yon. So, kung meron akong mga activity sheets na ginawa, lesson plan, video lesson, audio lesson. So, ang inattach ko dito, mga kaguro, ay ang... Kasi sa science ko dati, actually, magpahanga ngayon, gumawa kasi ako ng worksheet. So, inattach ko ulit dito, nag-screenshot ako, pagkatapos, inattach ko dito. Pangalawa, meron din akong ginamitan na basis. Okay? One lesson from SLM. Ito ay available sa e-library ng aking division, which is Division of Manila. Again, ang ginawa ko dito ay, ang in-screenshot ko or ang in-attach kong picture ay yung mga ginagawa kong PowerPoint presentation based doon sa SLM. Okay, so ang topic ko dito ay informational text. This is Unified Supplementary Learning Materials or USLEM-based Grade 3 English, 3rd quarter, week 5. Okay, ano pa? Gumagawa rin ako, mga kaguro, kasi ng mga video lessons ko. So, itong mga video lessons na ito ay approved ng aking supervisor. So, ang ginawa ko, in-screenshot ko lamang sila. Ito yung iba kong mga video lessons. Ang annotation ko dito ay, I chose to attach these self-made supplementary materials in my lessons, such as worksheets, PowerPoint presentations from the given SLMs. Okay? O ito yung mga self-learning modules na available sa aking division. And video lessons that highlight objective number 7. Maintaining learning environments that nurture and inspire learners to participate, cooperate, and collaborate in continued learning. Reminder lang, mga kaguro, na kapag tayo ay gumagawa ng mga video lessons or any learning materials, self-made supplementary materials, kinakailangan ay approved ito ng ating supervisor or doon sa LRMDS natin para dagdag points din para sa atin yon. Okay? Panghuling objective para sa Krato ay objective number 8, applied a range of successful strategies that maintain learning environments that motivate learners to work productively by assuming responsibility for their own learning. Kung mapapansin ninyo, mga kaguro, parehas lamang yung mga attachment score from the objective number 7 at objective number 8. Okay? Pero syempre, nag-iba yung annotation ko. Ang annotation ko dito is that I chose to attach these self-made supplementary materials in my lessons, such as worksheets, PowerPoint presentations from the given SLMs, and video lessons that highlight objective number 8, syempre. Applied a range of successful strategies that maintain learning environments that motivate learners to work productively by assuming responsibility for their own learning. So, dyan na nagtatapos, mga kaguro, ang mga objectives sa key result area number 2. Ngayon, mga kaguro, dumako naman tayo sa key result area number 3 or CRA 3, which is diversity of learners, curriculum and planning, and assessment and reporting. Mga kaguro, special itong objective na ito, which is objective number 9. Dahil it is designed, adapted, and implemented teaching strategies that are responsive to learners with disabilities, great giftedness, and talents. Ibig sabihin, mga kaguro, itong objective na ito ay nakadevote sa mga grupo ng mga estudyante ng mga ito. Okay? So, dalawa ang maaari nating means of verification dito. Halimbawa, mga kaguro, tayo ay nagtuturo ng mga ganitong estudyante or nasa SPED classes tayo. Ang gagamitin natin ay yung set A natin, which is the Classroom Observation Tool or Rating Sheet. Okay? Or Classroom Observation Tool, COT, Rating Sheet or Inter-Observer Agreement Form. Ngayon, kapag tayo naman ay kabilang sa regular classes at wala talaga tayong encounter or wala talaga tayong tinuturuang mga ganitong klase ng mga estudyante, tayo ay gagawa ng teacher reflection form. Nakapaloob yan sa set B or TRF on designing, adapting, and or implementing teaching strategies
that are responsive to teachers with disabilities, giftedness, and talents, and a certification from the school head that RATIS classes have no identified learners with disabilities, giftedness, and or talents. Ito yung sinasabi ko kanina. So, gagawa tayo nito kapag kabilang tayo sa regular classes at wala talaga tayong tinuturo ang mga ganitong klase ng mga bata at kukuha tayo ng certification mula sa ating school head. Okay? Now, kapag naman, inuulit ko, kapag naman tayo ay mayroon ganitong mga batang tinuturuan, dito tayo sa set A. Okay? Now, dito naman sa objective number 10, adapted and used culturally appropriate teaching strategies to address naman the needs of learners from indigenous groups. Okay? Tama. O, meron ulit siyang dalawang means of verifications. Mamimili lang tayo dito. Kapag tayo ay may tinuturo ang mga ganitong klase ng mga estudyante kabilang sa indigenous groups, dito tayo sa set A. Okay, Classroom Observation Tool Rating Sheet or Inter-Observer Agreement Form. Kapag naman wala tayong mga tinuturo ang mga ganito, mga kaguro, dito tayo sa set B. Gagawa tayo ng Teacher Reflection Form or TRF on adapting and using culturally appropriate teaching strategies to address the needs of learners from indigenous groups and a certification from the school head that the RATIS classes have no identified learners from indigenous groups. Kung wala tayong tinuturo ang mga ganito, dito tayo sa teacher reflection form. Okay? Now, dumako naman tayo sa objective number 11. Okay? Adapted and implemented learning programs that ensure relevance and responsiveness to the needs of all learners. Aha, ang means of verification nito ay una, number one, proof of evaluation on the implementation of the adapted contextualized learning program. Pangalawa, progress report on the implementation of the adapted or contextualized learning program. Pangatlo, accomplishment, completion, or technical report on the implementation of an adapted or contextualized learning program. Or number four, action plan. Activity proposal, activity matrix that shows an adapted or contextualized learning program. So, any of the following yan, mga kaguro. Screenshot lamang natin at yun ang magiging attachments natin. Okay? Para naman sa objective number 12, utilized assessment data to inform the modification of teaching and learning practices and programs. Okay, ang means of verification nito ay a list of identified least or most mastered skills based on the frequency or of errors. Correct responses with any of the following supporting MOV. Una, accomplishment report for remedial or enhancement activities such as remedial sessions, summer reading camp, field area-based reading program. Pangalawa, intervention material, yung ginamit natin mismo na material used for remediation, reinforcement or enhancement. Ano pa? Lesson plan, activity log for remediation. Okay? Ikatlo, enhancement utilizing of assessment data to modify teaching and learning practices or programs. Okay, simulan na natin mga kaguro. Para sa objective number 9, designed, adapted, and implemented teaching strategies that are responsive to learners with disabilities, giftedness, and talents. Kamakailan lang kasi mga kaguro ay isa ako sa mga gumawa ng grade 2 English lessons. Ito ay isang video lesson, okay, na ginawa namin at ang lesson namin dito ay synonyms and antonyms. So sa video mga kaguro, kung mapapansin ninyo, meron kaming nakuhang interpreter. Kaya I think it caters, 'di ba? It caters or it is in responsive. Okay? It is responsive to learners with disabilities, giftedness and talents. So I think pasok itong video na ito. Yan. Okay, kung kayo mga kaguro, meron kayong mga ginawang mga supplementary materials, self-made materials na sa tingin ninyo ay nagki-cater siya dito sa
objective number 9 na ito ay maaari ninyong gamitin. Okay? So, syempre, ito'y pinangungunahan ng aming superintendent. Sumunod yung aming mga ASDSS at syempre ang aking education program supervisor in English. Okay, ngayon mga kaguro, kapag naman tayo ay wala, as in wala tayong na mga batang ganitong natuturuan, maaari tayong gumawa ng set B. O ito yung tinatawag nating Teacher Reflection Form or TRF. Okay, may mga prompts na ito mga kaguro. Mamimili lang tayo kung ito yung 1, prompt 1 or prompt 2. Okay, sa prompt 1, ito lang yung instruction niya, directions. Reflect on your attainment of the RPMS objective by answering the questions or prompts provided. So, meron nang naka-provide. Use any local or official language that you are comfortable with. Use extra sheets if needed. Now, ang importante dito mga kaguro, please limit your response to 500 words. So, dalawang prompts ito. Meron tayong prompt 1, meron tayong context dito, action taken. Okay? Pagkatapos, dito naman sa pangalawa, kung mas komportable tayo dito, pwedeng ito yung gagamitin natin. Plus, yung certification from our school head na wala tayong tinuturo ang mga ganitong mga klase ng mga estudyante. Okay? Next mga kaguro, yung ating objective number 10. Adapted and used culturally appropriate teaching strategies to address the needs of learners from indigenous groups. Ang ginamit ko kasi dito mga kaguro ay yung classroom observation tool ko or CRABS classroom observation tool rating sheet or inter-observer agreement form. Highlighting, okay, indicator number 7. Yan mga kaguro. Okay? Ang annotation ko dito, I have attached the copy of my rating sheet given by my principal. This shows that my rater rated me 7 points under indicator number 7. Adapted and used culturally appropriate teaching strategies to address the needs of learners from indigenous groups. This is equivalent to 5 points or outstanding in the IPCRF rating. Ngayon mga kaguro, maaari rin akong gumawa ng teacher reflection form din dito sa objective number 10. Dalawang prompts uli ang pwedeng sagutan dito. Ito yung prompt 1, meron din tayo dito sa prompt 2. So any of the 2 na lang. Okay, again, ang indirections dito, reflect on your attainment of the RPMS objective by answering the questions or prompts provided. Use any local or official language that you are comfortable with. Use extra sheets if needed. Please limit your response to 500 words. Okay? So, ayan mga kaguro. Ngayon, kung meron din kayong naitatago dyan na mga lesson plans na sa tingin ninyo ay responsive siya dito sa objective na ito, which is adapted and use culturally appropriate teaching strategies to address the needs of learners from indigenous people, ay maaari nyo rin silang i-attach dito. Maglagay na lang kayo ng annotation ninyo. Okay? Alright, now, dumako na tayo sa objective number 11. Adapted and implemented learning programs that ensure relevance and responsiveness to the needs of the learners. So, ito yung means of verification niya. So, kahit alin sa mga ito. Meron kasi kaming, or ang mga attachments ko dito ay kasi gumawa kami sa district namin, District 4 Online Training on Literacy Instruction in English. So, sa kabutiang palad ay naging part ako dito. At ito yung plan of action namin or action plan natin. And this was also cascaded sa lahat ng mga schools sa aking or sa aming distrito. Okay, so ito yung mga pictures o larawan nung during the meeting. At ang annotation ko dito ay, attached is my framework of plan and action for grades 1, 2, and 3 learners with difficulties in reading comprehension. When I chaired District 4 Online Training on Literacy Instruction in English. This was approved by my education program supervisor. This was also cascaded in the 14 schools in the 4th district of Manila. Okay? Now,
Sa objective number 12, at ito yung huling objective ng CRA 3, utilized assessment data to inform the modification of teaching and learning practices. So any of the following means of verification naman, mga kaguro. Sa grade level ko kasi, ito yung mga attachments ko. Ang naging focus namin dito ay reading intervention on literacy and numeracy. Okay, so nandito yung memo in-attach ko plus the plan of action na ginawa namin. So, meron din kaming attendance dito nung minute namin yung mga magulang, and meron din kaming mga narrative reports. Accomplishment report na rin namin yan. Okay, so kung meron kayong ginawa or naging part kayo ng mga ganitong mga endeavors or intervention programs, ay pwede ninyong gamitin bilang mga attachments. Okay? Nung ako ay naging guru rin sa asignaturang science, okay, gumawa rin kasi ako ng strategic intervention material or yung tinatawag na SIM based on the least mastered skills ito. Okay? So, in-screenshot ko lang sila at inilagay ko dito. Actually, maraming pages to, mga kaguro. Kaso, namili na lang ako ng ilan lamang sa mga screenshots at yun yung nilagay kong attachments dito. Ang aking annotation, attached are the memo and the screenshots of the reading intervention on literacy and numeracy implemented in my grade level. Another is, I also had a narrative report as to the accomplishments gained after the conduct of the program. I also appended the strategic intervention material. Ito yun, mga kaguro, which I use in my science subject that's based on the least mastered skills. Yun kasi ang purpose ng SIM. It actually won in the division, regional, and in the national level. So kapag kayo meron kayong nagawang SIM din or strategic intervention material, pwede ninyong ilagay dito as your attachment. Okay? So, dyan na nagtatapos, mga kaguro, ang key result area number 3. Nandito na tayo, mga kaguro, sa key result area number 4 or CRA 4. Community linkages and professional engagement and personal growth and professional development. Okay, mag-start tayo sa objective number 13. Maintained learning environments that are responsive to community context. Ang means of verification nito ay number 1, accomplishment report of a program, project, activity that maintains a learning environment. Pangalawa, a program or project or activity plan on maintaining a learning environment. Pangatlo, minutes of a consultative meeting, community stakeholders, meeting about a program, a project, or activity that maintains a learning environment with proof of attendance. At number 4, communication letter about a program, project, activity that maintains a learning environment. So mga kaguro, any of the following ito or any of the 4 means of verification. Okay? Now, dun sa objective number 14, reviewed regularly personal teaching practice using existing laws and regulations that apply to the teaching profession and the responsibilities specified in the Code of Ethics for Professional Teachers. Okay, ang means of verification nito ay any of the following. Number 1, annotated video or audio recording of one's teaching that shows impact of regularly reviewing one's teaching practice or practices. Okay, screenshot lang tayo dito. Annotated teaching material that shows impact of regularly reviewing one's teaching practice or practices. It could be a lesson plan, activity sheet, assessment materials, at kung meron pang iba, please specify na lang. Number 3, personal reflection notes as outputs from participation in review of personal teaching practices in 4 quarters. So, ibig sabihin, meron tayong 4 na reflection notes dito. Okay? At sa number 4, proof of attendance with date, syempre, in lack or coaching and mentoring sessions for review of personal teaching practices. Okay? Now, para sa objective number 15, complied with and implemented school policies and procedures consistently to foster harmonious relationships with learners, parents, and other stakeholders. Ang means of verification nito ay ang mga sumusunod. Proof of participation or involvement in a school community partnership for the implementation of a school policy or procedure.
pwedeng certificate as committee or as member. As committee member, oo, at narrative report. Okay, number 2, minutes of parent-teacher conference. Okay, stakeholders meeting about an implemented school policy or procedures with proof of attendance. Pwede rin communication letter about an implemented school policy, procedure sent to parent or guardian. Kapag may mga notices tayo na i-implement sa ating school, di ba? Pwede tayong mag-screenshot gamit yung ating mga group chats with our parents. So, in-screenshot lang natin kung pag meron tayong mga in-announce doon na mga bagong mga school policies na i-implement sa ating eskwelahan. Pwede po yun. Okay? Objective number 16. Applied a personal philosophy of teaching that is learner-centered. Okay? Means of verification nito ay one lesson plan with annotations explaining the application of a learner-centered teaching philosophy. Ano-ano yung mga philosophies na yon, pwedeng ilagay ninyo doon. Okay? For objective number 17, adapted practices that uphold the dignity of teaching as a profession by exhibiting qualities such as caring attitude, respect, and integrity. Okay, ang mga means of verifications dito, mga kaguro, ay ang mga sumusunod. Una, documented feedback from superiors, colleagues, learners, or parents or guardians, or other stakeholders directly reflecting the rated good practices that uphold the dignity of teaching as a profession. Kapag may mga feedback silang binibigay sa iyo regarding with your good qualities, pwede yon, screenshot nyo lang. Number 2, annotated evidence of practice indirectly linking to the upholding of the dignity of teaching as a profession by exhibiting qualities such as caring attitude, respect, and integrity. Na pwedeng screenshot or of text message or chat or email or any form of communication with our parents. Okay? Remarks from mentor or master teacher or school head about your qualities or about one's qualities. Halimbawa is that entries in performance monitoring and coaching form. Okay? Kapag binigyan ka ng magandang remarks based on your performance. Diba? Next is yung recognition from the school community or school community about your qualities or about one's qualities. Ngayon, kapag merong mga hindi nabanggit dito and meron kayo, pwede nyong gawing attachments yung mga yan. Okay? For the last objective, objective number 18, set personal development goals based on the PPST or Philippine Professional Standards for Teachers. Ang mga means of verifications na ito ay isa sa mga sumusunod. Updated IPCRE Development Plan or yung DP natin from Phase 2. Pwede rin yung Mid-Year Review Form or MRF natin. Yung IPCRF DP natin, yung updated. Pwede rin yung certification from the ICT. Okay? Or coordinator school head or focal person in charge of ESAT. Kasi nandun yung ating mga functional objectives and behavioral objectives. Okay, so dumako na tayo sa mga means of verifications niya. Para sa objective number 13, ang ginamit ko kasi dito ay yung mga communication letter about a program. Okay, ayan. So, ito yung mga attachments ko rito, yung mga pictures. Now, in-explain ko na lamang sila dito sa annotation. Ang nilagay ko sa annotation, attached are the communication letters of De La Salle University, Office of the Student Leadership, Involvement, Formation and Empowerment, Anglicom for Dream Bigger Dreams Project for Students of Dr. A. Albert Elementary School, as I serve as its focal person. The organization imparts social and cognitive stimulus to the kids through the values of friendship and responsibility. Also, they tend to engage them in different games with exciting storytelling and meaningful bonding session between our Anglicom members and Albert students through a breakout session where they can get to know more about each other while playing some interactive games. I believe that this activity is appropriate in these objectives or objective as it maintains learning environments that are responsive to community context. Okay, para naman sa objective number 14, ang mga ginamit ko means of verifications dito, mga kaguro, ay mga screenshots ng aking mga lessons.
at ng mga PowerPoint presentations ko at yung iba pang mga video lessons na ginamit ko, mga activity sheets din. Okay? Ang annotation ko rito ay attached are some video materials that I use in my everyday lesson. I believe that these differentiated instructional materials are essential tools in learning every subject in the school curriculum. They allow the students to interact with words, symbols, and ideas in ways that develop their abilities in reading, listening, solving, viewing, thinking, speaking, writing, using media, and technology. Okay? Sa objective number 15 naman, ito yung mga means of verifications ko rito. Okay? Ayan. So, ito yung during the distribution of modules to our parents. Okay? Tapos dito, ito naman yung sa group chat namin kasi merong i-implement ang aming eskwelahan. So, mayroon kaming gagawin. Kaya, nag-send ako ng mga information sa kanila at in-screenshot ko naman yan. Ito naman ay yung kasama sa aming feeding program. Okay? Yung mga namimigay ng mga pagkain sa mga estudyante namin. Ang annotation ko dito, these pictures were taken during the distribution of learning tablets to grade 3 parents through the initiative of the City Government of Manila in partnership with Schools Division of Manila. Also, distribution of bread and milk for our school's feeding program. These pictures show that I support, I participate, and I get involved in every policy implemented by the school as I foster harmonious relationships with the learners, parents, and other stakeholders. Okay? Kapag meron kayong mga group chats at may mga sinend kayong mga information doon, pwede ninyong gawin yon as your attachments. Okay? Now, sa objective number 16 naman ay ito yung mga attachments na ginamit ko. Okay, sa mga lessons ko kasi, gumamit ako ng mga video lessons and I believe na nakatulong talaga ito ng malaki sa aking mga estudyante o sa aking mga pupils. Okay, kung makikita mo, yan yon. At kinuha rin kasi ako na keynote speaker sa aming division, kaya nagkaroon ako ng certificate at nakilala naman yung aking endeavor sa ganitong gawain. Okay? Now, ang annotation ko dito ay before moving on to a more complex idea or lesson, a teacher should be able to teach the basic skills so as to unlock difficulties. Once this is mastered, he has to let students discover the idea in their own by hands-on activities. Naniniwala ako that you agree with this naman, mga kaguro. I employed essentialism and constructivism in this lesson as part of philosophy of teaching. Although there are lots of teaching philosophies out there and they may differ in many ways, still, they focus on teaching students effectively. Okay? So these philosophies are beneficial to all students and should be applied in school environment. So kung meron kayong mga video lessons na ginamit ninyo in your lesson, okay, pwede nyong gamitin attachment ito. Now, kung wala naman kayong mga video lessons, pwede yung lesson plan nyo mismo, i-explain nyo na lamang dito kung anong klaseng teaching philosophy ang ginamit ninyo. Okay? Next is objective number 17. Aha, ang means of verification ko dito, mga kaguro, ay yung mga screenshots or of text messages or chat messages doon sa group chat namin ng aking mga parents. So, screenshot nyo lamang yung mga yan and then pwede nyo nang gawing attachments ninyo yan. Okay? Kapag may mga screenshots din kayo na kapag meron ding mga messages na binigay sa inyo ang inyong mga superiors ay pwedeng-pwede ninyong ilagay dito. Now, ang aking annotation dito ay I think the most important way to let us know our performance is how do people perceive us is in the form of feedback. This can help us evaluate ourselves and redo the things that we fail to do. Based from the feedback that I received
from my parents, I can say that I am successful in teaching them the lessons that my pupils are expected to master as I prepare them to the next level. This shows that I uphold the dignity of my teaching as a profession by exhibiting qualities such as caring attitude, respect, and integrity. Okay, ang ating last objective para sa CRAFOR ay objective number 18. Aha, ang ginawa kong or ang inattach ko dito na means of verification ko ay yung part ng aking IPCRF, which is my development plans. Ito yung sinasabi ko kanina na functional competencies and core behavioral competencies na nilagay ko dito sa aking development plan. Ang annotation ko dito, I have attached my development plans that would guide me with my short and long-term goals in my profession. These include my functional competencies that are accurate measurements of what makes me competent in my role as a teacher. Another is my behavioral competencies, which help me predict how successful my endeavors are as a teacher. So, dito na nagtatapos ang objective, which is objective number 18 ng key result area number 4. Ngayon ay dumako na tayo sa key result area number 5 or graph 5. Ito ay plus factor. Okay? Now, objective 19. Performed various related works or activities that contribute to the teaching-learning process. Ang means of verification nito ay ang mga sumusunod. Any proof of committee involvement, advisorship of co-curricular activities, book or journal authorship or contributorship, coordinatorship or chairpersonship, coaching and mentoring learners in competitions, serving as reliever of classes in the absence of teachers, mentoring pre-service teachers, participation in demonstration teaching, participation as technical working group member. Others, please specify and provide annotations. Kapag meron ka pa diyang kaguro na mga certificates na hindi nabanggit doon sa itaas ay maaari mong gamitin. So, ang mga attachments ko rito ay ang mga sumusunod. So, naghalungkat naman ako, nakakita ako ng mga certificates na itatago ko at nilagay ko na sila lahat dito. Una ay yung book or journal authorship or contributorship nung ako ay nakapag-contribute doon sa Aloysian publication. So, yan ang aking certificate. Yung coordinatorship or chairpersonship, ito yung aking certificate nung naging overall chairman ako ng aming training sa aking district. Okay? Sumunod ay yung participation as technical working group member. So, doon sa aming ginawang training, online training, syempre, part ako ng technical working group. Okay, so yan. So, dito sa certificate na ito, naging keynote speaker ako. At dito naman sa panghuling certificate ay nung ako ay na-invite as their keynote speaker sa ibang eskwelahan. Okay? Another is yung others educational or other educational achievements. Ito yung aking international speakership. Sunod, ito yung aking mga certificates. Yan, in the national level, in the regional level, Dibao Grade 3 English. Meron din ako ng mga certificates in the division level nung kami ay gumawa ng quarter 1 assessment test items. Now, ang annotation ko dito ay, attached are the different certificates I earned within this school year. This prove that I performed various related works or activities that contribute to the teaching-learning process. Heartfelt thanks, of course, to my English Education Program Supervisor, Mr. Vicente M. Victorio, for his trust that I would be able to accomplish these activities. So, mga kaguro, dyan na nagtatapos ang ating ikalimang key result area. Ito ang plus factor.